3 years ago na nahuli yung kapatid ko sa nung asawa niya nung panahon na yun eh, kakapanganak pa lang niya kay Daniel, ng 3 months old pa lang si Daniel nang mahuli sila, dinala dito na sa Samar. Nung tinatanong na ng mga pulis kung kanino mapupunta nga si Daniel at kung wala daw tatayo para kay Daniel, ibibigay sa DSWD at hanggat hindi nakakawala sila kuya. Since wala din akong kasama at that time, yung kasama ko lang is mga younger siblings namin ng kapatid ko, walang ibang pwedeng umako kundi ako lang. Nagsimula yun nung yung tinuturuan na magsalita si Daniel. Pini-speakerphone ko lang yung telepono ko at pinaparinig kay Daniel. Ayun si Daddy, yan si Mommy. Pini-introduce ko ng ganun sa kanya pa unti-unti yung sining kausap niya sa telepono. Yung first time na narinig ko, kahit lang yung ano lang, yung hindi pa siya nakakapag salita ng words. Nung narinig siya sa phone, parang, yun nga, naiyak ako. Mas maganda sana kung nandun ako. Kaharap ko siya. Tapos nandun ako nung una siya makapagsalita, syempre. Masubaybayan ko man lang kung ano na yung ano progress niya habang lumalaki. Ilang gabi akong hindi nakatulog habang papalapit. Lagi ko siyang iniisip kung ano kaya yung magiging reaction niya pag nakita niya ako. Syempre hindi niya ako kilala personally. Kung matatakot ba o iiyak lang. Kami ni Grace, hindi kami makatulog ng maayos. Hindi namin alam kung anong dapat maging, ano ba yung magiging reaction namin or ano yung magiging reaction ni Daniel. Hindi ko alam kung paano ko i-express at kung paano ko rin papasalamatan yung mga tumulong para mangyari to. Napangibabawan yung lungkot, yung lahat ng lungkot na naramdaman for the past 3 years. Ngayon, nakakausap mo na siya, nakakasagot na siya. Sumalaki yung pinagkaiba, malaking ligaya, mas malaking ligaya yung nararamdaman. Parang inanak na lang din siya ulit sa mundong ito na siya na first time mo makita yung anak mo na masayang-masaya ka.